Hello! So ngayon naman mag-update tayo sa mga trending stocks. Full screen lang natin. Okay, para maayos. And unahin na natin si Tech. Based dito parang ano eh. Sa stock na to, mayroong may catalyst. Okay, parang partnership ata. Ayan, so i-search nyo na lang guys, ano. Remove drawings natin. Why? Okay, para mas ma-explain natin na maayos, ano, sa simpleng paraan. So dito, speaking of, ayan, sa weekly chart muna tayo. Okay, para makita natin yung ano niya. Overall trend. So dito guys, medyo kumbaga sideways na 'to eh. No. We have here resistance dito guys. Ayan, ay malapit sa 3.5 3.49. Major po 'yan at pag nag-breakout diyan, medyo maganda na 'yan. Okay? So right now is medyo ano pa siya. Medyo bouncy pa, no? Diba yung chart? Then, yung ano natin dito, support. So, at least dito, guys. 2.82. And, kung babalik tayo sa daily chart, boom. So, we have a nice rally here from support. From here, tapos hanggang dito. So, alos 11% guys, ano? And i-check natin si 200, syempre. Ayun, no? Solid bounce, ano? Okay? So, ilang beses nang tumalbog dito. Kaya si Tech is medyo magandang, ano to, ano? Ang maganda ibodega to, guys. Ayun, pati si MM. Sa first video natin, andun yun. I-check nyo. So, ito kasi is nasa taas na rin ni 200. Tapos, patalbog-talbog. And syempre, yung confirmation po natin dito is pagka nag-breakout sa main neckline natin. Etong si 3.49. Okay? So, right now is talagang ano, no? Very strong to. Why? Because of this series of bounces sa 200-day moving average. Ayan. So, solid dyan, ano? And still, pwede pa itong mag-rally. Since hindi pa naman overbought, ayan, pero kailangan natin tignan yung ano dito. Resistance. Dito pwede na. Ayan, sa may 3.1. Next stop. So, pwede rito, I think. 3.24. Or sa 3.25. Okay, basta malapit dyan. Goods na yan for Sir Tech. Okay. Ayan. Next natin, now. Quick update lang tayo ulit. So, dito naman, breakout. Tapos, we have here. Okay, burahin na natin to isang to. We have here. Low. Okay, tapos higher low. And high, tas higher high. So, yun nga lang sa part na to, since fresh breakout, ano? So, still pwede pa itong malaglag ulit dito sa may baba. Ayan, sa 1.61. Kasi support to eh. Or even dito sa 1.54. Ayan, so typical pullback lang, ano? After mag-breakout, kasi fresh breakout nga to, titignan natin, siya ay downtrend since January 2023. Okay. Ayan, silipin natin. So, 200. Maybe pwede pa tayo mag-rally dito, guys. Ayan, kasi hindi pa naman over bought sa RSI. Pero dito, sa stock, yun lang, ano. Ayan, pero tingnan pa rin natin. Ayan, kasi once na ano to,
na bumaluktot. So magkakaroon tayo ng pullback. Ayan. Okay. Ayan, pero speaking of RSI, still goods pa rin 'yan. So yun nga lang, kailangan natin ng pullback dito eh, kasi fresh breakout. Ayan, next APX. Yung sa mga news, hindi tayo updated. And minsan nakakasilip lang tayo sa mga Facebook groups. Ayan, kaya medyo nagkakaroon tayo idea. Saka sa mga feeds, ano? Dun sa may, ano? Investagrams. Ayan. So, kay dito naman, or kay APX pala. Nahit na guys yung sinabi nating target. Na, diba? Ayan, kasi nga, ano to? Inverse head and shoulder pattern. And sinabi natin to before, ang possible target dyan, ito. 3.09. Basta malapit dito, goods na yun, ano? Okay, pwede na kayo mag-take profit. Or pwede naman, 50-50 muna, ano? So, for now, what do we expect? Since nag-breakout na dito sa may 3.08 area. De, syempre, silipin natin sa weekly chart para meron tayo idea, ano? So, dito guys, may nakaambang resistance dito. Ayan, sa may 3.26. In short, pwede pa itong mag-rally. Okay? So, yun nga lang, medyo, ano, no? Medyo ingats lang kasi fresh breakout yan. So, saan yung fresh breakout? Eto guys, so, sa may trend line natin. Since 2006. Na, diba? 1, 2, 3, 4, then boom. No? So, right now, very risky na yan. Bakit? Kasi retest na nga, tapos fresh breakout pa. Ayan. So, dapat, okay, makapag-take profit na kayo dyan. And at the same time, dito sa weekly chart over, bought na rin. Super delicate na to guys, no? Over and siya extended. Same here. Sa daily chart, lower high dito. Pero yun nga, pwede pang ma-hit si 3.26, ano, kasi yun yung ano natin eh. Next resistance base dun sa ano natin. Okay, sa weekly chart. Okay. Ayan. So, possible ano to? Divergence. Ayan, no? Lower high tapos higher high dito. Next natin, converge. So, kay converge naman, oops, okay, malapit na yung sinasabi na nating target. Itong si 11.03. So, just in case lang, ano? Pero possible na possible yan. Oversold na rito. Same here sa stock. Okay, kaya maganda to. Yan, silipin natin kung may confluence sa baba, ano? Sa lower time frame. 200. Okay, so medyo malayo pa yan. Silipin natin sa 4-hour chart. So, possible kasi ano talaga eh. Dun magbabounce, malapit dun, ano? Or even dito guys, oh. Sa 10.77. As low as dito guys, para ma-hit lang yung trend line natin dito sa lower time frame. Ayan. So, basta malapit dito. Ayan, kasi oversold na rin. May confluence, ano? Same here sa 2-hour chart, tapos sa 1-hour chart. Same. Ayan. So, pwede pa mag-dip. Then, quick bounce tayo. Okay? Kay converge. Pwedeng ganun yung setup. Tapos, FCG. FCG. Okay, so silip tayo rito. Retest. So, yun nga lang. Mahaba yung week, guys. Okay, marami na nagbentahan sa part na to. Support. 0.81, syempre. Pero, ang pinakamalapit na ano dito. Support. Eto, guys. Oh. 0.83. So, since naka 1-hour chart tayo, balik tayo sa daily chart.
Ayan, so kita naman dito, no? Ayan, no? 0.83 meron dyan, tapos ito, 0.81. So, kung mag-add tayo, dyan, pwede dito. Ayan. Okay. 0.83. Pero right now, still downtrend pa rin to. Lower high, tapos lower low. O, diba? Ayan. Pero silipin natin. Ayan, sinabi natin before, diba? May divergence dito. And playing out na ngayon. O, diba? Higher low dito eh. Okay, tapos dito, lower low. Okay. 200. Tapos, okay, sa 4-hour chart. Ayan. So, yun nga lang dito sa may ano natin, sa 4-hour chart, stochastic overbought na. Kaya, possible is magkaroon tayo ng pullback. Pwede, no? Same here sa 2-hour chart. Ayan, pero pwede pa mag-retest dun yan. 0.85, no? Ayan. So, tignan natin kung magra-rally pa. Tapos, last, etong sa MRC. Ayan. So, tignan natin kung nag-rally ba or hindi. Or kung nalaglag, ano? It's either of the two, eh. Diba? So, ngayon, okay, balik tayo dito sa daily chart. Then, silipin natin overall or sa weekly pala. Okay, since marami tayong drawings dyan, ayan, para mas safe, let's see. Ayan, so panibagong trend tayo rito. So ang pinakamalapit dito guys, 0.3168, ito possible ano natin, neckline, tapos next. Okay, pababa tayo guys. So, dito, malapit sa 0.275. Next one. So, support muna tayo. So, dito, meron ding support. Wait lang. Check natin. Ayan. So, dito, possible support. 0.223 or 0.224. Ayan, kasi pwede namang i-round up eh. And going back here sa daily chart. So, meron na tayo mga targets dyan na possible support. Pero dito pwede pa tayo mag-add since nasa weekly chart tayo kanina. 200. So medyo ano to, maganda to, no? Okay, parang si Sir Tech to guys. Ayan. So sila ay nasa taas na ni 200 day moving average. So yun nga lang dito, mas magiging bullish to kung siya ay makaka-penetrate dito above here sa may ano natin, possible neckline, ano? Ayan, 0.3168. So, saan yun? Dito yun, guys. Ayan, pero yung mga targets natin ngayon, ito. O, ayan, ito. 0.26 resistance din to. Support. So, at least dito pwede. Okay, pero mas safe dito. 0.236. Ayan, ano. Tapos over bought pa flip ano? Eto guys. So pwede pa to mag-rally pero tignan natin kasi ano to, resistance na to, retest. Okay. For the meantime, eto muna kay MRC. Ayan. And I think tapos na po tayo. Maraming salamat sa panunod. See you po sa next video. Bye-bye.